nakakaadik na magmarkot. Itong isang sanga naman, nagmarkot na naman kami ng panibago. At umabot sa 35 piraso ang namarkot natin sa loob lang ng isang oras at kalahati. Ayan, so nakakaadik magmarkot. Katulad din ang sabi ko sa inyo, kapag mataas yung minamarkot ninyo, talian lang ninyo. Para simple lang. So, bitawan na natin. Hello mga ka-farmer! Sa mga pagpalang araw sa ating lahat at welcome back dito sa DDT Nature Farm. Kung bago ang kasaking channel, ay encourage kita na mag-subscribe. I-click mo ang subscribe button. Nagtuturo tayo ng mga ideas about sa agriculture. At kapag magustuhan mo, paki-like naman. Mag-harvest na tayo ng ating markot na kalamansi. So ito ay 25 days na. Kaya pwede na siyang i-harvest. Ayan o. Mahaba na yung kanyang mga ugat. So puputulin lang natin dito sa bandang parte niya. Mas maganda sana kung gagamitin natin ay lagari. Try mo lang. Ito mga ka-farmer, kailangan na natin kunin kasi kapag tumagal pa, magiging mature na masyado yung kanyang ugat. Kaya kapag tiningnan nyo kulay green na yung kanyang ugat, so ibig sabihin talagang pwedeng-pwede na siyang itanim, mabubuhay na siya. So ito mga ka-farmer yung mga na markot natin. Mga ka-farmer yung minarkot natin nakaraan na pinopolyethylene bag natin. At ito naman yung bago. Ito hindi na natin ipopolyethylene kasi tagulan ngayon. Didiretso na natin siya doon sa tataniman natin. Ito mga ka-farmer, kapag binili mo ito sa mga nagbibinta ng mga markot na kalamansi, nagpipresyo siya ng 50 hanggang 70 pesos yung bawat isa. Pero kapag marunong ka magmarkot, libre na. So ito ay 17 na puno. So simple lang computation dito, 17 times 70. 17 times 70 equals 1,100 plus. So, sa loob lang ilang minuto, pwede ka na makabinta ng 1,000 plus. Okay mga ka-farmer, ito yung dati nating tanim na kalamansi. At itong mga bago nating markot na kalamansi, itatanim natin dito banda, papunta doon. So, kasama natin si Kuya Jimmy. At ang sukat doon, papunta dito ay 3 meters. So, 3 by 3 meters yung tanim natin ng kalamansi. Tara, tanim tayo. Gano'ng tagal mag... Ilang araw pa lang yung magmarkot? So mga ka-farmer, ganito yung pagkabit natin ng stick. Una, kailangan natin muna ilagay yung stick para yung... Kailangan ilagay muna natin yung stick. Para itong ugat ng kalamansi, hindi matutusok na stick. Kasi kapag ang ginawa natin, tanim muna natin yung kalamansi, tapos bago lagyan ng takpan, so bago lagyan ng stick, pwedeng matusok ito ng stick. Kaya dapat ingatan natin ito yung kanyang ugat na hindi masira. So, tusok muna tayo. Then, ilagay natin ito ng maayos. Kung puputol kayo ng kalamansi, mas maganda kung hahabaan nyo yung putol dito. Para pag tinusok nyo ganyan sa lupa, pampatibay pa siya para hindi siya gagalaw. Yun ay kung diretso nyo nang tatanim kung ayaw nyo nang ipating. Okay? Lagay na ganyan. Bago natin tatakpan. Okay.
Pagkatapos nating takpan, meron tayong straw. Kailangan natalian natin siya ng dikit dito sa kanyang puno. Mga ka-farmer, na tapos na natin kuha yung mga unang minarkot natin. Mayroon lang iba na 2 piraso na naiwan. At mayroon din tayong mga minarkot na namamatay yung sanga. Okay. So, ayan yung natapos natin yung markot. Bitawan natin. Nakuna na natin siya ng markotin. Pero dahil mga ka-farmer, nakaka-addict nga mag-markot. Itong isang sanga naman, nagmarkot na naman kami ng panibago at umabot sa 35 piraso ang na-markot natin sa loob lang ng